Hello guys, naranasan nyo na bang mag-switch on sa inyong mga switch? Tapos ganito ang nangyayari, parang may nag-spark sa loob ng switch, tapos yung ilaw ay mapatay-patay. So ating ititest guys kung saan ang may problema, yung ilaw ba or yung switch. So ngayon kukunin natin yung bulb, ititesting natin doon sa kabilang outlet ng ilaw. Kung tanggalin natin itong good na bulb, tapos ipapalit natin yung akala natin na sirang bulb ng ilaw. So tanggalin natin ito, tapos yung akala nating sira, yun ang ikabit natin. Yun, good pa pala yung ilaw natin. So yung problema is nasa switch niya. So titingnan natin kung bakit ganun ang nangyari sa ating ilaw, mapatay-patay. So titingnan natin, check natin yung switch niya. Bago natin i-check, so i-open natin yung main breaker ng ating mga outlet. So puntahan natin yung switch. Bubuksan natin. Titingnan natin sa loob kung anong makikita natin, bakit ganun pag siniswitch natin siya may tumutunog na parang nag-i-spark. So tingnan natin, baka may nakatira dito ang guwan, kung ano-ano. So dapat guys, bago natin buksan itong switch, dapat naka-off yung main breaker natin para may iwasan natin yung mga kuryente. So nahulog yung isang guwan, contact point niya, nahulog yung contact point. So ayan guys, nakikita nyo guys, binabahayan siya ng mga langgam. Yan, babae yung mga langgam dyan. Kaya pala pag siniswitch natin, parang nag-spark siya. Kasi hindi siya naka-connect ng maayos sa kanyang contact point. So linisin lang natin yan guys. Tanggalin natin yung mga langgam na naninirahan. Tanggalin natin yan, linisan natin. Ganyan, tanggalin natin para pagbalik natin sa kanyang contact point is gumana na siya, wala nang sagabal. So remind ko lang guys, bago yung gawin yan, dapat naka-switch off yung main breaker. Yan, linisin yung maayos yung contact point niya. Kung nag-itim-itim na, tanggalin yung may itim-itim sa kanyang contact point. Dapat talaga naka-off yung main breaker natin, kasi kinakamay natin yan, kasi mahirap yan pag hindi kinakamay. So at ibalik na natin yung ganyang switching mechanism niya. Yung yan. So balik natin yung cover para masubukan na natin kung switch nga bang may problema. Yun bang dahilan yung mga langgam naninirahan? Natanggal na natin yung mga langgam. Titestingin natin kung okay na ba yung pag-ilaw niya, hindi na ba mapatay-patay yung ilaw. So balik natin yung cover. Hindi pa natin na ibabalik yung main breaker. So ikabit muna natin yung bulb ng ilaw bago natin i-on yung main breaker. Yan. Testingin muna natin kung gumana ba yung guwan. So balik natin yung kanyang bulb.
na akala natin is sira. Kasi minsan, hindi talaga yan mag-ilaw. Kala mo yung valve yung sira, yun pala yung switch niya may naninirahan ng mga langgam, kaya hindi mag-ilaw pag siniswitch. So ngayon, puntahan natin yung main breaker, balik natin, switch on natin para malaman natin, oh, may ilaw na dito sa sala. Testing natin yung, oh, okay. Okay na, may ilaw na. Oh, maayos na. So, yung switch lang ang problema kasi binabahayan ng mga langgam.